Yes, nagbabalik pa rin po ang pambansang almusal. Ang taas nun, ha? Isa ang gardening sa mga dapat natin matutunan ngayon. Pero kung nahihirapan ka sa pagtatanim, lalo na sa mga first-timers yan, huwag po kayong mag-alala dahil ngayong umaga ay sama-sama tayo. Sabay-sabay tayong matututo ng ilang tricks sa pagtatanim. Lalo na ang paggawa ng pataba o organic fertilizer. Ito medyo mahirap dun eh. Makakasama natin ngayong umaga si Miss Misaki Mikisato Junisio ng Gardenera. Good morning, Miss Miki. Oh, Miss Saki, gawin mo nickname mo. Miss Saki, Miss Miki. Ayan, Miss Saki, good morning. Welcome po sa Pambansang Almusal. Magandang umaga din po at maraming salamat po sa pag-imbita po sa inyong telebisyon. Ayan, ito nga Miss Saki, nabalitaan namin at alam natin pong lahat na isa nga po sa paboritong ulam natin ay ang sinigang. Ako, nakakagutom ngayong umaga. At syempre, hindi po kompleto ang sinigang kung wala yung kangkong. Miss Saki, turuan nyo naman kami kung paano magtanim nitong kangkong at anong mga farming or gardening tricks para magawa itong pagtatanim ng kangkong. Yun nga po, sa bahay po kasi namin, mahilig po kami magdagdag ng kangkong po, lalo na po sa paggisa o kaya sa pagsigang po. Ito po magtatanim po ng kangkong ay madali lang po itong palaguin po kasi mabilis po lumago po yung dahon po ng kangkong. At imbis po na itapon po natin siya, maaari pa po natin siya magamit ulit. Ang gagawin lang po sa pagpaparami po ng kangkong ay una po, ibababad po ito sa tubig ng isa o hanggang dalawang linggo hanggang sa humaba po yung kanyang dahon. Pero po sa aking karanasan po, napansin ko po na habang tumatagal na nakababad po siya sa tubig, hindi po siya enough kasi hindi po siya lumalago pa. At kung napansin ko po na naninilaw po yung ibang dahon niya. Kaya po nagdesisyon po ako at nagresearch po ako na mas maigi po na itanim po siya sa lupa. Once na natanim na po siya sa lupa, sa loob lamang po ng isang linggo, makikita niyo na po yung resulta po niya. Opo. Na dati po na pag nasa tubig po siya, nung taas lang po na parte po ang tumutubo. Pero nung nakatanim na po siya sa lupa, yung ibabang parte po ng kangkong, tinutubuan na rin po ng bagong tangkay. Ayan, pero sa akin, kapag binunot mo ba yung kangkong, kailangan ba kasama yung ugat na? May mga ganun, di ba? O talagang pipilas ka lang ng dahon tapos automatic yung matitira, tutubo ulit? Opo, pipitasin lang po. Hindi naman po actually sa ugat po. Kahit gupitin nyo lang po, cutting lang po. Opo. Tapos kung sana po siyang tutubo po ulit. I see. Ayan. Nakatipid. Oo, totoo, di ba? Lalo na kapag ka ngayong tag-ulan, favorite natin ang sinigang. Correct. Marami. At saka maraming pwedeng dish na iluto gamit ang kangkong. Anyway, Miss Saki, meron kasing mga nagtatanong na paano kapag kawala naman silang space sa bahay, makakapagtanim pa rin ba sila ng mga ganitong halaman? Ay, opo, makakapagtanim pa rin po. Kasi po, actually po ako po, maliit lang din po yung pwesto ko po sa balkonahe namin. Apo, nasa gilid lang po siya ng bahay namin po. Nung sa akin po, nilagay ko lang po siya sa lumang galon po ng pintura. At binutasan ko lang po. Ayun. Tapos isa pa sa ituturo sa atin ni Miss Saki ay yung pagtatanim naman ng lemon. Pwede ba yan sa Philippines, una? At saka madali lang ba siyang itanim kapag nasa bahay ka? Opo. Madali lang po itanim po yung lemon. Actually po, sa page ko po, dalawang method po yung aking ginawa ko. Isa po ay tissue method at ang isa po ay ang pagtatanim po diretso po sa lupa. Sa tissue method po, kung ikukumpara po siya, mas mabilis po tumubo po pag sa lupa po siya tinanim. At ang pagtatanim po ng lemon po, kailangan muna po siyang patayuin at tanggalan po ng balat. Doon po kasi tutubo po yung halaman. Pero nag-testing din po ako na paano po pag hindi tinanggal yung balat. Mas matagal po siya tumubo po kumpara po sa tanggalan po ng balat. What do you mean tanggalan ng balat? Yung mismong buto ba yung tatanggalan natin ng balat? Opo. Opo. Kasi po, pag napatuyo niyo
po yung buto, makikita nyo po para pong may transparent po siya na skin. So, ayun po, tatanggalin nyo po siya. Ayun. So, minsan, oh, kasi, ayan ba kailangan ng malaking space? Kasi minsan, di ba, pag mga ganyang, yun ba, puno ba yan na malaki talaga yung kailangan? Di naman. Hindi naman po. Kasi po, matagal din po kasi lumaki po ang lemon po. Mm. Actually po, ang pag-bear po ng fruit ng lemon, aabutin ng 3 to 5 years. Pero marami rin po na marami rin po na experiences na umaabot po ng 10 taon bago po bumunga ang lemon. Mm. Actually po, dito po sa Philippines, may nabasa po rin akong vlog na inabot po siya ng 10 taon bago po nagbunga nung lemon po niya. Ayan. Matagal yun, Mr. PB, ha? Maiinip yung mga kapitbahay ko sa 10 taon. Pero at least, papakinabangan naman niya ng magiging anak mo, kaya magtanim ka na, Kuya Wendy. Diba? Isipin sana natin. Sana naman ako, hindi naman kapitbahay, diba? Oo, hindi na kapitbahay. Ayan. So, Miss Saki, kasi minsan, marami naman, oo, meron kayong lupa, meron kang gamit, meron kang itatanim, pero minsan kasi wala kang pataba, so yun yung nagiging problema. Pwede mo ba kaming turuan? Paano naman gumawa ng pataba? Opo. Ako po kasi po, sa bilang pong baguhan lang din po sa pag-harbin, as much as possible po, hindi po ako masyado pa nagpupundar kasi po, mahal din po kasi yung mga kagamitan, so... Ito pong homemade fertilizer po. Actually po, marami pong klase po ng homemade fertilizer. Pero ang napili ko po ay ang saging. Kasi po, ito po yung lagi pong nasa bahay po at madalas pong paborito ng mga bata. Kaya imbis po na itapon po yung balat ng saging, maaari po natin siyang gawing fertilizer po or pagpapataba ng lupa. Ayun. Dalawang klase po nung ginawa ko po sa pagpapataba ng lupa. Isa po ay banana peel fertilizer po. Ito po yung pagpapatuyo ng balat ng saging ng 2 araw. At mapapansin nyo po, crispy na po yung balat ng saging at mangingitim. Doon po dudurugin po natin yung balat ng saging at pwede nyo na po siya ihalo sa lupa. Mm. Yung... Isa naman po ay chaang saging or banana tea fertilizer. Ito po yung liquid liquid form po na fertilizer po. Ito naman po, ibababad lang po yung balat ng saging sa tubig ng 3 araw po. At once nakababad na po ito ng 3 araw, pwede nyo na po siya magamit na pandilig po or kaya pwede rin nyo rin po siyang ispray sa dahon, sa tangkay po nito, sa bunga po nito, para po mas tumulong pong ma-enhance ang paglaki ng halaman. Ayan, tuwing kailan naman siya pwedeng gamitin? Lalo na yung spray. Everyday ba dapat in-sprayan mo nitong organic fertilizer natin? As much as possible po, once a week po talaga ang recommended po sa paggamit ng fertilizer. Hindi po siya inaaraw-araw. Pero sa iba po, para sa mas mabilis na resulta ng magandang halaman, ginagawa po nila ay thrice a week po. Ayun. So, wag na nating itatapon yung mga balat ng saging. May pakinabang. Opo, mas marami pong pwedeng gawin po sa balat ng saging. Actually po, yung balat ng saging, yung iba po ginagawa, dinidecompose po nila sa lupa. Pero po, yun po kasi mas nag-a-attract po siya ng insects or kung ano mang insect pwedeng umano sa lupa at pwedeng masira rin po yung lupa. At matagal po ito matuna o maduro po sa lupa. Kaya tinaray ko po itong fertilizer po na mas mabilis po siya at hindi siya yung nabubulok pa at dinadapuan ng mga insekto. Ayun. Yan ba kahit anong uri ng saging? Yes, sorry, Crystal. Ayan. Hindi, tatanong ko lang, yun ba ano, lahat ba ng uri ng saging? Kasi iba-iba, eh, di ba? May saba, yes. Lakatan. So lahat ba ng balat ng saging ay pwede? Pwede po. Actually po, doon po sa mismong gardening page ko po, may nag-share po sa akin na ang gamit po niya ay saba. Ayan. Opo. So ayan, Saki, bukod sa balat ng saging, baka may additional tips ka pa at advice na pwedeng i-share sa mga kapambansa natin.
Ang ma-share ko po sa pagtatanim ko, lalo na po sa mga nagsisimula po magtanim, ay 5 P's po. 5 P's. Una po, apo, pagtatanim po sa magandang lupa. Lalo na po pa nagsisimula pa lang po tayo magtanim, siguraduhin po natin na maayos po yung lupa po niya. At ang magre-recommend ko pong lupa po doon ay yung potting mix po. Kasi po yung iba po kasing klase, iba-iba po kasing klase ng lupa at yung ibang lupa po mabilis po siyang manuyo. Okay. At sunod naman po ay kailangan po nating alamin ang oras ng pananim po. Kasi po iba-iba po kasi nung oras ng pagtatanim po. Halimbawa po, yung kamatis po, kailangan po natin siya i-record na sa pangatlong araw, doon pa lang po siya bubunga, magsa-start po mag-sprout po. Kasi po yung iba po nagtataka po, bakit kaya yung pananim ko hindi pa siya tumutubo? Kasi po yung iba po kasi buto na tinatanim natin, inaabot po siya ng 1 linggo or 2 linggo bago po tumubo. So, importante po na i-track po natin lagi yung oras po ng pagtatanim po natin o yung scheduling po nung paglaki po niya. Sunod naman po, ay ang pagpupwesto po ng halaman kasi po importante po sa halaman ang positioning po niya. May mga halaman po kasi na mahilig sa araw, meron naman po na hindi or meron din naman po na hindi po direct ang gusto po niya or ang kanyang pangangailangan po. Ayan. Apo. At pagpapakain po ng tama po sa halaman, diligan po araw-araw. At syempre po, yun nga po, paglalagay po ng fertilizer at least once a week po. O, yan yung 5 tips mula kay Mr. P. Apo. At higit sa lahat daw po, ang pagmamahal sa ating halaman kasi nga po, di pa po, ang kasabihan po ng ating mga lolo-lola na dapat po kinakausap po, minamahal at inaaruga po ang ating halaman. Kasi po, at the end of the day po, living things pa rin po sila. Ayan. Thank you so much po, Ms. Saki. Sana maraming nakuha yung mga kapabansa natin na gustong magsimula ng paghahalaman kasi minsan yung iba parang meron silang gamit pero hindi nila nasisimulan, diba? Oo. At saka ayan, very easy yung mga tinakal natin with Ms. Misaki. Thank you so much po! Thank you po at maraming salamat po sa pag-imbita po sa Gardenera po. Ayan. At maraming salamat po sa Net 25 po. Ayan, ingat po kayo. Thank you po, salamat po. Happy gardening po. Yeah, happy gardening.